Ano po? Ano, wala po buwan, wala po buwan. Ay, pag sabihin, kagagawa lang po niya. Eh, ito, uh-huh. Siguro yung dalawa, mm-hmm. Kasi ito, ni-observan ko, anong na araw. Yung araw ni tubig. Ay, huwag niyo pong lalagyan yan. Oo, hindi na. Yung, yung pantok na yun, at least may tapunan kayo ng tubig. Tapos doon. Mm-hmm. Sige po. Ay, may manukan ko. Ah, meron kayong manukan. Nagbe-breed din kayo ng manok. Oo, yan. Galing sa state. Aba. Magandang goat niya. 6 hectare ito. Mm-hmm. Eh, tinan mo itong, ano, Sir Danilo. Wala ka kang nakukuha dyan sa dito mangga. Po. Ay, naku po. Ang mangga po kasi, mayer po kasi ang mangga ngayon. Ay, 75. Mm-hmm. Na ganyan. Tapos pagkatapos, yung, taon-taon magmumunga, oh. Tapos masisira po ng ulan. Oo, oh, yung 2 hectare pa doon sa kabila. Oo. Oh. Para po kay Kuya yung ating kunlan.
medyo mahina po ang signal po doon at nung mga contact natin ayun, nag-guide po tayo nung ating napagtanongan dito po sa barangay Lobo. So, sa Lokoya po ngayon ay ginagawa po ang daan. Saan na po silang nabuo. Siguro daanan ito ng mga malalaking truck kaya madaling malusaw. Ayan, lalalim po ng mga kotse. Ginawa na yung concrete. Ito, di ba ka dito siguro? Dito yun. Ito, Mambugwes. Sir, kuya, makapagtanong. So, dito po ba yung puntang Mambugwes? Dito po. Okay, thank you po, sir. Shoutout natin si kuya. Ayan, maganda naman po yung gising ni kuya. Yung mabait naman po yung ating napagtanongan. Ito yung Mambugwes. Siguro, meron po ritong Mambug East. Dahil meron Mambugwes. Ito, dito na tayo. Ito yung okay, mga katribya, dito na po tayo sa ating subscriber. Maganda umaga po, sir. Laki pa pala ng bahay nyo eh. Laki pa pala ng bahay nyo. Ah, kumusta na po? Ano, walang upuan, wala pong upuan. Ay, pag sabihin, kagagawa lang po niya. Ito, siguro yung dalawa, kasi ito, ini-observan ko, anim na araw. Yung araw ni tubig. Ay, huwag nyo pong lalagyan yan. Yung pantok na yan, at least may tapunan kayo ng tubig. Tapos doon. Sige po. May manukan po. Ah, meron kayong manukan. Nag-breed din kayo ng manok. Oo, yan. Galing sa steak. Aba, magandang goat niya. 6 hectare to. Tinan mo itong, ano, sardinilyo. Wala kang nakukuha dyan sa dito mangga. Po. Ay, naku po, ang mangga po kasi, mayer po kasi ang mangga na, ngayon. Ay, 75 na ganyan. Tapos pagkatapos, taon-taon magmumunga, tapos masisira po ng ulan. Oo, yung 2 hektarya po doon sa kabila. Oo. Mga 100 na ganyan. Mangga din. Naku, gawin po niyong webless para pakinabangan niyo. Oo, sabi ko ba. Sige. Opo. Uling tayo ha. Oyo, uling. Ito hindi. Hindi po pwede. Hindi. Pwede dyan, palay. Oo. Meron kayong bigas. Ano ko, plano ko noon, yung bulldozer ng yung kaibigan ko, ito iaano dito yung itataklob. Oh, kasi mataas nga yan eh. At saka yung pag na-prepare na, at saka siguro. Oh, yo, pwede. Pwede tsaka po ninyo taniman ng tapos kalamansi. Tapos sa likod, kasi ito creek yan eh. Palibot. Sabi, may ilog po dyan. Oh, may ilog dyan. Oh. Ah, wala pala kayo problema sa patubig eh. Oh, after ng ano dyan. Oh, sagana na kayo. Hapon yan noon eh. Ah, dyan po. Nag-campo siya. Oo. Panahon ng hapon. Doon pa sa kabila. Baka po may Yamashita treasure dyan. Doon sa kabila. Meron pang ganitong area. Uh-huh. Na yung maganda yung clay. Yung lupa niya. Opo. Eto, sayang itong mangganyo na ito eh. Oo, ganyan ka pa. Biro mo maluwang po. Ilang po nakain ng mangganyo na yan? Ilang square meters? Yung ganyan? Oo. Oh. May isang hektarya po bang nakain yan? Wala naman. Mahigit. Mahigit. Oo, yung pa, mga pang, walo siyam na malalaki ng mangga. Oo, pang-uling nyo na. Zero-zero. Yan, ano? Isipin ninyo, ang mangga po kasi, una, matakaw po sa gamot yan. May porsyento kayo ng magbobomba. Oo. Tapos, pag naulan ng kapa, ubos na ang kamot dyan. Oo nga. Kahit ibigay mo sa kanya na porsyento, kapag nasira yung mamangga, wala ka rin mahihita. Di maghihintay ka na pa ng bagong taon. Tama. Hindi ka gaya sa kalamansi, continuous. Isang taon mo lang yung paghihintay mo, magbubunga na. Oo. Yung pag-aandihan. Oo. Kasama ko rito yung sigari. Turuan na. Apo, sige po. Ikukan po natin siya. Oo. Para po alam niya po yung gagawin sa pag-aalaga. Saka yung
Marami pala kayong manok, ano? Oo, ayan, oo. Ayaw nyo pala pag-hybrid na ko, ano? Ano? Yung mga tali sa akin, ano? Ayun, tagtawin. Oh, magkano po ba ngayon, kuya, ang lakad ngayon sa isang manok? Ay, yung... Apo, yung... Kuha na siya? 8 months. 8 months, oo. Mga 8. Eh, pa yung tinatawag na pang-derby. Oo, oh, yun. Ang mga ganun na mga pang-derby na yun. Mga 12 na yun. Mga 12 na. Mamahal. Ay, yung patuka. Grabe. Oo. Kaya lang ngayon, medyo matumal kasi sinarado na yata yung kuwan eh. Online. Online. Pero magre-reactivate nila sa June. Ah, sa June. Parang ikukuha nila, yung no? Yung mga online, ano eh, mag-o-order sila. Yung sena. Ah, sabihin, marami na rin pala ko yung napapa-order dito na manok. Mag-o-order sila, 20 kasi hindi na rin tinitignan yung ano, hindi ko kaya hindi noon. Pa, hindi, paano ba malalaman na kung gaano na edad ng manok dyan? Ay, yung ano, may mga banding yan, national banding. Ah, national banding. Tapos, yung ano nila, yung balahibo. Yung balahibo. Ang galing pala, no? Kasi makakita nila kung ito ay old na o yung... Basta bullslag, less than 1 year, yun ang kinukuha nila. Ayun. Kasi syempre pag ano nila sa online, wala na nang wala na silang pakialam. Ayo po, kasi pagkakainuan na 'yon, tatalpak na. Kaya hindi kagaya nan, hindi bibilhin yung manok ko kung hindi magaling. Kaya nga hindi nila ako suportahan niyo, gaganoon siya. Yung tatay ko kasi nagbibid noon 1996. Ah, matagal na rin po, so, ano. Tapos nung namatay siya. Kayo na po yung nagtuloy. Oh, naghinto ng mga 6 years. Opo. Eh nung nag-retire ako, yung nga, parang mag-busyan ako, sabi ko. Ayos po pala, no? Ayan po, si Kuya Ma, para po sa ating po mga subscriber, ito po siya, matagal na po pala siyang nag-breed po ng manok. Na-inspired po siya sa ating kalamansi. Ngayon, nakita nga po niya yung mga mangga niya, hindi naman po pinakikinabangan. Actually, ilang taon na po yung mangga ninyo? Ay, matagal na. Matagal na, matanda na. 1980s. Ay, tagal na po pala, no? Oo. Pero mo nga, dumaan na po ang bagyo, iisa bunga yun. Pero pag panahon ng mangga siguro, maraming bunga naman. 3 years na, wala kaming... Naanay sa mangga. Oo, tinan mo nga. Sabi ko nga, pang kikita po ito sa furniture, tsaka sa uling. Oo. Pwede po yan, pwede nyo pong taniman ng kalamansi yan. Oo, pwede dito. Actually, hindi naman siya kawan eh. Oh, mababa lang din naman yung kwan din yung lupa. Meron po kami pinatatanimin pa eh. Talagang bundok siya. Aha. Pero sliding naman. Oo, nakita ko yung yung rolling stone siya. Pwede yata doon sa rolling lang. Pwede. Ito, ganyan din eh. Hindi naman kataasan yung mga lugar nyo na yan eh. Yung palay na mo, papatanim ka. Opo. Ayun, tama lang po sabi ninyo yun. Patatambak nyo doon sa mababa na yan. Para noon. Ito kasi patag kasi yung community. Magandang space yan eh. Ito bago lang po pala ito, kuya, ano? 2017. Oo, noong ko ito. 2017. Ay, ibig sabihin, matagal-tagal di ba kayo nasa abroad? 35 years. Doktor ako doon. Ah, doktor po kayo doon? Sa abroad? Ano pong... Nagpipera ko 62. 62 po. So, ibig sabihin, doktor po kayo? Ay, pa, doktor po pala itong ating kausap. Labi nakakapanlit naman po eh. Ako po ay magkakalaman siya sa doktor. Hindi naman. kasi rin tayo subscriber po na doktor din. Si Dr. Abo sa Bulacan naman. Kwan din, nagpakwandi siya ng kalamansi ng isang hektarya din, 1,000. Ay, ito pala yung ating doktor eh, na-inspired din po sa ating pagkakalamansi. Tingnan mo nga naman, ano po. Kasi sa totoo lang talaga, yung pong channel po natin, ito yung goal natin, makatulong tayo sa ating mga kababayan, marami. Paano po kasi, lalo na po ngayon, marami tayong mga tao sa pandemic, kikisip kung ano magandang negosyo, ano yung pangmatagalang pagkakakitaan. Ayun. Kaya yung tatay ko, kami dalawa, usap nga kami. Sabi ko sa kanila, total naman ako, meron mga kakot ng kalamansi, nakita mo natin po yung pag-aanit, maganda, mapipermis ka, batin natin i-share sa YouTube. O, maganda kaya siniyan namin yun. Yung mga iba, may mga na... Ay, opo. Kuminsan, salungat yung mga sinasabi. Kasi nga iba, magtuturo po noong mali, eto eka, wag mo eka siyang pamumungahin eka ng maaga, mababansot eka yan. Eh sa aming itinuturo, pamungahin mo ng maaga para hindi siya tumayog. Kaya nangyari, bago pamungahin ng kalamansi, 2 taon, 3 taon, ay mataas na. Baka sintasan ng kuwan po na yun, ng mangga. Wala pang bunga. Wala pang bunga. pangit, mali. Okay. Ang kalamansi kasi, mayroong kasing taon yan. Bawa, sa 1 taon na,
mga maganda na bulas, pwede mo na pong mangay para hindi siya tumangkad. Para makontrol yung pagtayog niya na payat. Mas maganda yung malabong siya na mabilog. Masarap mo pong mapipitasan. Mai-enjoy mo. Kahit kayo, makakapitas kayo. Oo nga. Sabi nga ng misis ko, sabi ko, 50 lang yung extra large, sabi ko. Kasi yung extra large, opo, 8 years yun. Opo, medyo malaki-laking galang po sa puhunan. Medyo, pwede po yun. Medium. Itry mo dyan. Opo. Ay, yung palay naman, kung... Ay, para sa kain. Mo, pwede po, para kain na buong palay. Kaaway mo, bagyo. Totoo po yun. Na, pag nag-ulanan po ng malalakas, ayan, patay ang palay. Pagka nalubog pa siya. Ng sako, babayaran mo ng 10 pesos per sack. Opo, totoo po yun. Tsaka mabusisi po ang palay eh. Mabusisi. Pag hinarvest mo, kailangan mo ibilad. Pagka binilad mo naman, pag naulanan na, tutubo. Naku, matamarilyo. Opo, tutubo na siya. Kaya, kaya naman po nun, hindi mo pa na ibebente yung palay mo, may tubo ka na. Okay, kasi isasabog na lang sa kwa dyan. Yung kaibigan ng taga-tarlak yata yun, binigyan ako ng Binhi. Yung coconut na dwarf na golden. Ah, golden crown po siya. Na-deliver dyan. Sige, iyanin nyo dun sa farm kung saan po na nagtare mo. Okay, dyan ikinom. Ako masabi ko, coconut dwarf yan. Oo, dwarf. Maganda yun para malayo kayo sa kidney disease. Opo, maliit lang po siya, nagbubunga na. Kasi dwarf lang. Baka naman po dwarf din po ang bunga. Huwag ka kalapit din sa pero ganun eh. So, okay, makikita naman ninyo yung pinaka-kawan niya eh. Na kung pagka malaki. Ang maganda po. Pero okay, kailangan mo dito sa lugar po ninyo malamig. Oo. Ayun nga lang. Ang nagpapalamig sa inyo to, itong mangga. Kaso nga lang, eh hindi naman po kayo nakikinabang. 5 kilometers, ano na yan eh. Sampagbian na beach. Oo, sa may pumbis na po siya. Ilocos na yan eh. La Union. Apo, mamaya po, after po nga nito, didiretso po kami ng Bulinaw. May mga klase din natin dyan, pero matagal na. Matagal na rin po. Yung isa rin po nating subscriber doon, may resort naman siya sa Bulinaw. Yun naman siya yung nagpa-deliver po ng 1,000 po natin lara. Maganda nga naman, invite niya ako doon sa resort niya. Sige po sir, pagka kung ginabi kami, dyan na kami matutulog. Sige, ika. Tatawa naman siya. Okay naman. Try natin yan. Opo, ito. Yan, maganda po na may lupa na niyo, mataas yan. Basta't huwag lang yung mababa ang tatanungan niyo. Dalawa lang yung nakuha ko kasi. Pwede na patag siya na pwede pa pagtaniman. Dalawa. Oo. Mayroon pa sa kabila po doon. Yung tatanungan din. Pag hindi kasa dito at saka dyan. Opo, pwede yung paikuan doon. Ang sukat po na gawin po natin is 3x3. 3x3. Pwede rin naman po yun kung kunin nyo. 2 meters yung distance, tapos 3 medya naman po yung pagita. Parang ginhawa. Parang yung sa akin. Mas kawan din siya. Mas ginhawa. Opo. Dito nga lang din eh, sir. Pwede rin kayo rito magtanim dito ng kalamansi rin. Oo, kahit palibutan ninyo to, di na masagabal yan. Ang gandahan naman yan, ikaw naman. Oo, talagang kalamang farming na. Tapos, okay naman po sa manok yan, ng kalamansi. Dahil nakakuha naman po ang manok nito. Nakakulong, tali, tsaka may lilim din siya. Itong mangga, tama nga malilim nga na malaking lilim yan. Kaso nga lang, hindi kayo nakikinabang. Walang pumapasok sa inyo, puro kayo linis ng linis. Matrabaho yan. Ilang pagwawalis lang po ninyo dyan eh, araw-araw, tuwing hapon, tuwing kwad yan. Noon nga, yung mga pumupunta sila rito, sila nagka-classify, pagpunta ng Japan. Eh nung ay mako kung sino nagdala ng food supply o kaya ano mga ano. Nako. Nagbubugan nawalan ng mga produkto yung mga diyan sa Karatig bayan. Nawala po iba, siya. Opo. Yung mga iba umiiyak na eh. Wala silang ano. Opo, kasi lala sila mga trabaho na. Yung mga ibang yung may dalawang klase meron namang manggahan. Di rin umaani. Pero umaani sila. Kung, hindi ko alam kung anong technology nila. Kung po yun, nagpapabomba yun.
Oh, napapabomba siya. Nakita ko yung mga high-tech. Tapos kinukuha nila yung tinatawag dito yung pinipis ni Tan, o kaya yung pinapapilan. Ay. Hello po, kumusta na po? Kumusta na po kayo? Opo, Katrivia Berhilio Bunag. O sa TV po, o sa YouTube. Ayaw pang mag-retire. Kaya, ah, siya po, nasa kwan pa rin po. Nurse siya. Ah, tinanganan po ninyo mga Katrivia. Ang doktor, tsaka po isang pong nurse. Nakakapakanood sa atin na na-inspired. Maganda yun po, parang live. Tsaka iba po kasi, tinan nyo po, nung mag-pandemic, doon na-realize ng tao, mahalaga pala ang farming. Eh kasi kung hindi nag-farming eh, hindi po nag-pandemic, di na matataniman yung ibang mga bakanting lote eh. At least na-realize po ng ating mga kababayan, lalo po yung mga nasa ibang bansa, sayang eh kahit lote ko, pwede pala ikang taniman. Kapakahirap po sa ibang bansa kung tutuusin. Lalo kung halimbawa, nangangamuhan ka lang. Ay, ako, makakachempo kayo mabagsik na amo. Kawawa po buhay natin. Dito, kahit sabi ko nga sa vlog ko, kahit 2,000 square meters lang, natanimin ng kalamansi, buhay ka na dyan. Hindi ka gaya po kasi, pag palay, pagka may 5 hektarya ka, doon ka nakikita. Pero pagka 1 hektarya lang palay mo, baka hindi ka makapagpaaral lang anak mo. Sa tindi po ng gastos ng palay. Si tatlo kayo, no? Apat. Tatlo lang po. Mag-almusal muna kayo. Sige po. Kape. Ano ba? Ako po, kape. Apo, kape na lang po. Sige po. Nalampasan nila yung ano. Si Kuya. Si Kuya Abirin. Yan. Yung ating po mga subscriber. Discard kami ng kalamansi. Nakakaparod po ng ating vlog. Ayan, naka-inspired din po si atin. Kaya siya magiging kalamansi farmers na. Ang ating po Katrivia. Ayan, atunga po tayo. Opo, sa inyo. Na... Oh, 1,000 po. Iko na lang po tayo. Sabi po ninyo, baka po bukas. Hindi, magpapalamusal muna. Sundan mo na lang sila. Okay, atatawag na lang ako sa kanya. Ikon nyo na lang yung ano, para yung pagpunta namin sa Gapan. Mas maganda nga kung makakapunta po siya. Yun, tama-tama. Para madali natin mahanap. Sige. Okay, sige tatay. Okay, salamat. Kinano muna tayo. Luto po tayo ng almusal po ni doktor. Pero si nurse po niya. Doktor. Na po, nurse po yung o kanyang misis. Si Kuya Ron. Okay, muna tayo. Bago tayo punta ng Bulinaw eh. Malayo-layo yung biyahe natin. Wow. Aba, yun pala. Yung special po yata yung kape po din nyo ha. Hindi. Special po ilalagyan na. Opo. Para ako. Dali, nakalimutan ko yung ano. Taksa. Special siya. Kasi, ayan, nagkupo tayo ng tinapay. Si Kuya po pala, matagal po pala rin nag-abroad. Almost 35 years. Naging doktor sa Saudi po ba kayo, Kuya? Sa Amerika. Sa Amerika. Ano po bang medicine po ninyo? Internal. Espesyalista. Ano naman, internal medicine. Internal medicine. Ayun po. Specialist po kayo kay Mrs. Sige po. Okay po. Maraming salamat po doon. At di na po sana kayo nag-abala. Hindi ah. Opo. Alam ko mga mga kay Mrs. Misa lang nga lang naman. Ito yung ano? Saya itlog. Ito yung cheese. Opo. Tayo po. Pambuna po tayo. Kape. Kapeng barako. Naamoy ko yung kapeng barako. Ay, sinasabi niyo itong suma. Opo, okay po eh. Guna na po natin yung suma. Masarap po yan sa almusal. At saka yung imparate. Opo. Yung pangata. Ha?
Kaya mga doktor, ganyan talaga ako ng mga doktor. Hindi sila mapag-rise. Alam kasi nila rin ang kuha ng rice. Eh. Sumura sila sa suma. Ayaw na pala. Apo, okay na. Patupat okay. Ng Pangasinan. Ah, patupat po ba yan? Ah, ito yung kuha na sikat ng Pangasinan, yung patupat. Eh, yan. Ano ba ang tawag yan? Salansan. Patupat din yan. Patupat. Ano na. Eh, pati ito, iya yan. Oo. Matrabaho pala yung pagkagawa po. Yung parang banig. Yung puto na yan. Banig, ano? Masyado. Parang hindi kakain, parang hindi display lang, ano? Matrabaho yung talaga yung Pangasinan, no? Yan po yung mga click po ng Pangasinan dito na dinarayo. Yan, itong mga pagkain na ito. Ang sarap. Kain po tayo. Umusap po tayo. Tsaka po kape.